Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Teka! Ito na ang tambalang Mod Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka-teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Tatlong libo. Huwag ka magalo dyan. Ako kanina, halo ako ng halo eh. 3,000 epektado ka ako. Nang? Nung sa ni Ramon. Ni Ramon. Ewan ko ba, mahal na mahal tayo ni Ramon. Oh, ayaw nga umalis eh. Oh. Bumagal eh. Bumagal. Pero yung lakas niya, ando pa rin, steady ah. Mm-hmm. Talaga mukhang mahal na mahal kanina ka. Kanina nakikita kita eh. No? Oh, habang naging story conference, ay gumaganong-ganong ka. Panoorin mo kung gumaganong-ganong ka. Ano ba hinahalo-halo mo? Kawa yun, yung sa kawa. Ha? Kawa? Oo, oh, lalo nang ganito. Mga... Hindi ba malaking kaldero yun? Oo, pag oras na magta-traditional ng Pasko na, doon kami nagluluto ng mga malalaking luto. Alam mo ba, ube. Yan. Ube. Ang hirap niyan, ginagano. So ang tawag doon, kawa? Kawa. Kawa, malaki yun eh. Oo. Kasi walang malaking kaldero eh. Pag malaki na, kawa na. Napakamahal nung kawa. Yung bang kawa nyo noon, ganun din? 55 million din? Hindi, siguro kasama na yung inilagay na pang sa itaas. Oo. Para ilagay yung kawa sa itaas. Para pero ilagay. Yung kawa, mura lang yun. Mura lang yun, no? Ha? Kasi kami din, kawa din ang tawag namin sa kainta, sa Rizal. Pero hindi naman ubi ang giniluluto namin. Biko ang giniluto namin. We're known for that. Kakanin. Oo, kakanin. Kanya-kanin. Biko. Kamu na, bakit ba tayo napunta sa kawa? Eh, kapano pinagtatalunan eh? Pinagtatalunan, 50 milyon, kawa! Nako, ewan ko ba? Hindi kasi sisindihan yan. Yan ang sisindihan. Uy, teka muna. Bumati ka muna. Bati muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw po na Martes ngayon. Saan ba to? Programa ng Teka-teka sa DWIC. Teka. Sorry. Kasi ano lagi ako kinukwentuhan mo, nawawala ako sa sarili ko. Kala ko hindi tayo nagpo-programa pa. Ay, sorry po ha. Magandang hapon po, buenas tardes sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng Martes. Uy, ang galing. Anong pecha? Ano nga ba pecha ngayon? Anong pecha ngayon? 18. 18 ngayon. 18 pa. Uy, teka muna. Ang galing-galing mo talaga. Talaga effective yung binigay ko sa'yo yung Memo Plus Gold. Ay, salamat ha. Salamat. Uy, yung mga nag-aabang ngayon ha. Uy, salamat sa Memo Plus. Alam mo kung bakit? Bakit? Yung mga may utang sa akin, natandaan ko na. Natandaan mo na? Aba, ayos yan. Lagot sila ngayon. Uy, teka muna. Yung mga nag-aabo ngayon, knockout game na ngayon, championship na ito. Ayan. Ha? San Beda, tsaka Letran. Ano, malam. All 24 kanina. Kahit na sino manalo dyan, ha? Oo. Kahit na sino manalo dyan, ha? Oo. Ang balita. Ano ka, Letran o San Beda? Wala, UAP tayo. Pero maganda, alam mo, basta basketball pinapanood natin. Siyempre naman. Oo, sino support natin yan? Entusiast talaga mga Pilipino. Okay. Teka muna, ngayong hapon marami tayong pag-uusapan, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Kanina nga doon sa Facebook, kinagawa ko eh, no? Mm-hmm. Sapagkat kayong hapon na ito, mm-hmm. gusto nating malaman, makinig kayo, yung mga gusto pa magpunta lang Hong Kong. Wag yung na? Mga may pera at gusto magpakasyon sa Hong Kong. Hindi, baka malapit. Hindi, o kaya naka-confirmation na nakabili na ng ticket. Nakabili na ng ticket. O ano dapat yung isaalang-alang dyan. Kasi yan. Binalita natin noong isang araw, may abiso ang Department of Foreign Affairs, ang Department of Labor and Employment, o DOLE, na kung maaari, hindi naman importante ang gagawin ninyo sa Hong Kong. Lalakarin ninyo at magbabakasyon bilang isang turista, huwag na muna kayong tumuloy. Kung wala pa kayong ticket, ha? O, kung hindi pa kayo nakapag-book. Kasi yung problema natin yung nakabook. You will take the risk. Hindi natin kayo tinatakot, pero abiso ito ng gobyerno. Abiso ito ng pamahalaan. At kayong hapong ito, mamaya, makakausap natin. Swerte tayo. Si Rally. Rally? Oo! Sino Rally? Ang ganda nga ng dating yan. Teka mo, Rally. Alam mo ba ang pangalan? Yung nagra-rally rin sa Hong Kong? Ang pangalan ng consul natin dyan, Rally. Nagra-rally dyan. Kaya Rally ng rally rin sa Hong Kong eh, no? Ha? Hindi, yung ating consul general from Hong Kong. Mabait dyan si Rally. Si Rally. Malaman natin. Oo, para mabigyan natin ng abiso, yung mga Pilipino doon, kailangan na ba? Kung sakasakaling magtutuloy ang unrest, kaguluhan, violence dyan sa Hong Kong, meron bang nakahandang repair
repatriation para sa mga Filipino OFWs natin. Mm-hmm. We have more than 300 doon. 300,000 OFWs. Ayan. Isa sa pag-uusapan po natin yan. Kaya't makinig kayo at pwede rin silang sumali sa ating discussion. Ayan, ngayon, tama. Okay? Mm-hmm. O ano pa? Ang pag-uusapan natin. Abay, siyempre, ilagay nga ng panahon. Siyempre, si Ramon. Oo. At saka mama yung traffic natin. Dahil ngayon, palapit na ng palapit tayo dito sa SEA Games. Ayan. SEA Games. Oh, kaya... Tomorrow, mag-uumpisa na darating yung delegasyon ng 10 o 10,000 o 11,000 na mga atleta sa ASEAN, iba-ibang bansa. Sa ASEAN, ha? Member ng ASEAN, ha? Alam mo, partner, nightmare dito, traffic. Siyempre. Nightmare dito, security. Siyempre. Yeah, although pa. Facility, sinasabi ng mga PISCOC. Maganda raw. Officials. Okay naman daw. Oo. Okay na, nakahanda na tayo, prepared na tayo. But let us see. Tingnan din natin, tulungan natin sapagkat dito gagawin yan sa bansa natin. And we should be proud. Siyempre. At ang Pilipinas ang nakataya dyan. Nakataya ang ulo ng Pilipino, ng Pilipinas. And we pray na sana matapos ito ng maayos, mapayapa, walang gulo, at walang nasaktan na injured na mga atleta dito sa ating bansa. Ayan. O, isa pang pag-uusapan natin ngayon nga pa, lalong marami tayong pag-uusapan Ano pa? Presyo. Oh. Malapit na magkaroon ng umabot yung itong... Sabi mo nga pera. Sabi na pera. Pondo. Oh. Dinero. Ayan. Oh, di ba? Dinero. Dinero. Oh. Pero porque sabi na daw ng DTI, ewan ko kung totoo ito. Di malaman natin, mami, ha? Wala raw taas presyo sa tradisyonal na Noche Buena sa darating na tradisyonal na very katasuan. Timely. Ayan. Very relevant totoo kasi. Totoo ba yan? Ngayon, magagawa ba natin yan? Ay, marami nagre-reklamo na, dito sa palengke namin, hindi, taas na kagad ng hamon eh. Oo. Yan na, meron na nagre-reklamo. At yan ang gagawin natin sa price monitoring natin. Mm-hmm. Yan si DTI, si Undersecretary, sino? Sino ang usap natin sa DTI? O, mamaya, sorpresa. Mamaya, natigilan ka na naman. Pero ang importante dyan, no? Number one, kasi, ngayon, sa mga Christmas lights, aba, maraming peke. Maraming nasusunog na mga pumuputok. Di ba? Eh, mahirap yan eh. Kinakailangan yan makapasa dun sa standard. Yan. Baka may maraming peke. Quality. Quality control. Ng DTI. So, importante po yun. And of course, presyo ng ating mga bilihin. Yan, importante. Ang dami yan. Kaya ito ang mga pag-uusapan po natin ngayon. Bukod sa usapin ng... Ano pa mga segments natin? Boy, syempre, mamaya traffic, lagay ng panahon, at yung ating yung kalagayan pa rin ng presyo ng bilihin. Wala na. Trending balita natin kahapon, nag-trending balita talaga natin. Tumindi yung trending yung isang natin. Network, 'di ba? TV network naging top story nila 'yon. Mamaya te-trending tayo, mamaya. Caldero. Tayo si Spider-Man, Caldero po mamaya. Manood kayo, ibabalita po namin, ikikwento namin para doon sa hindi nanonood sa atin doon sa Facebook Live, ikikwento namin sa inyo. Ayan. Sa radio. Okay, ito po ang ating mga mangyayari sa... Asahan ninyo. Asahan po ninyo sa kabuuan ng ating palatuntunan po dito sa palatuntunang... Teka! Kasama nyo pa rin si Mon Ilagan. At Senyor Ray Pacheco. Okay. Magbabalik kami. Sadali po lamang. Ito na. Alas 4. Teka. Alas 4:30 na. Alas 4:43 na po. Teka. Alas 4:30 na. Balik tayo sa palatuntunang... Teka! Alas 4:46 na ng hapon. Teka, yung dalawa may report pala. Sige. Itong bumubo ng reportorality ng DWIZ. Paraan natin. Okay, sige, teka. Bert Bozo! Tignan natin. DWIZ Patrol! Suspect dun sa kasong kidnapping muling sumalang sa preliminary investigation sa DOJ. Detalye mula kay Bert Bozo. Patrol 3, Buenas tardes! Buenas tardes, senyores! Ay, may maalala lang ako bago ko i-report ito. Ano? Mayroon akong nakausap na isang mayor ng Biliran. Biliran. Nagngangalang Grace. Kumusta? Si mayor mo? Ganun. Ano pa kala? Grace? Sa Biliran? Biliran. Sa Biliran, si Mayor Grace Castile. Uy, magandang hapon. Baka, Mayor Grace, alam ko, third term na yan. Kaibigan natin yan. Sige. Yung ang nasabi sa akin na mayor mo, sabi, pakikumusta mo naman ako kay mayor. Pagkaibigan yan. Sabi ko, ganun ba? Sige po, makakarating. Oo naman, magaling na mayor yan. Si Mayor Grace Castile. Kaya hindi... Biliran, ano yan? Sa nga ba to? Saan Biliran yan?
Samar. Ayun. Maupay nga hapon, Mayor. Maupay nga hapon, Mayor. Grace. Oo, nationwide dito, Mayor Grace. Kamusta ka dyan? Ayan, binisaya ko ba si Mayor, ha? Maupay nga hapon, Mayor. Ang out. Sige na, pag-repair na lang si Boy. Ikaw talaga. Bert, I mean, Bert. Okay, okay. Muli nga nga sumalang, senyores, sa preliminary investigation ito Department of Justice, ang pitong Chinese national di umano'y nangidnap ng kanilang kapwa Chino. Sa hearing kanina, dapat ay maghahain na ng kanilang rejoinder affidavit ang mga respondent. Subalit ipinagpaliban ito dahil na rin sa pagbabago ng abogado ng complainant na si Ming Sangbu. Kung kaya't muli na lamang itong itinakdaan ni Assistant State Prosecutor Maria Lourdes Oy sa darating na November 25, taong kasalukuyan, dakong alas dos pa rin ng hapon. Una rito ay inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang pitong suspect na kinilalang sina Tang Roy Ting, Xian Yang Feng, Chen Yi Din, Xiang King Shi. Ingat. Oh. Malapit na. Tangka ng tang dyan. Xiang Xiaolong at Wu Fan sa isinagawang rescue operation ng anti-kidnapping group sa Subic Bay Freeport Zone sa Zambales noon namang nakarang November 2, taong kasalukuyan. Base sa isinagawang investigasyon ng AKG na dating nagtratrabaho bilang personal assistant sa Ex-Kinom Corporation ang biktimang si Xiao o Swangbu. Nag-resign ito bilang empleyado ng mapag-alamang illegal pala ang naturang kumpanya pero hindi siya pinayagang makalabas hanggat di umano nagbabayad ng may 19,000 na RMB o yung pera ng China. Napag-alaman ang ginawang pag-kidnap ng mga suspect sa biktima matapos magpasaklolo ito sa kanyang kaibigan at dubulog sa pulis. Nakatawag pa si Swangbo noong gabi ng November 1 na ayaw siyang pakawalan ng mga kasamahan sa trabaho dahil sa umano'y naturang sinisingil na pera. Naharap na yun ang mga suspect sa kasong kidnapping for ransom with serious illegal detention. Ito sa Patrol 3. Magmoso nag-uulat sa impilang may todo lakas. BWI. Maraming salamat, Patrol 3, Bert Mozo. Samantala, si J. Mark Dagala, may report. Kaugnay dito sa pagripaso sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, suportado daw ng U.S. Defense Department. BWIZ Patrol. Go ahead, Patrol 9, J. Mark Dagala. Magandang hapon sa mga romantiko mo'y simpatiko na mga senyor. Nangako itong pamahalaan ng Amerika na patuloy itong susuportahan ng Pilipinas, particular na sa aspeto ng defense and security. Ito ang inihayag ni U.S. Secretary of Defense Mark Esper. Makaraang magkasundo sila ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na repetuhin ang umiiral na Mutual Defense Treaty. Alas 3 kanina nang dumating dito sa Campo Aguinaldo, itong si Secretary Esper, kung saan binigyan ito ng arrival honors ng Armed Forces of the Philippines, at saka sila nagpulong ni Lorenzana na tumagal ng 30 minuto. Pagharap nila sa 10 balitaan sa Campo Aguinaldo, nagpahayag ng pagsuporta si Esper na muling bisitahin ang nasaping kasunduan. Bunsod na rin ang pangangailangan ng panahon. Taong 1951 pa nang mabuo ng Pilipinas at Amerika Mutual Defense Treaty at pinatatag pang lalo ito nang ipasa ang Kongreso at ng Senado ang Visiting Forces Agreement na siyang nagpalakas sa relasyon ng dalawang bansa. Binigyan din pa ni Esper na kailangan na regular na silipin at amyendahan ng MDT o yung Mutual Defense Treaty upang makasunod ito sa mga hamong hinaharap ng Pilipinas at makatugon sa anumang pangangailangan. Patrol 9, J. Mark Dagala, nagulat sa pila may todo lakas, DWIZ. WIZ. Maraming salamat, J. Mark Dagala, sa kaugnay pa rin dito sa report niya ha, sa pagsuporta po ng U.S. sa U.S. Defense Department dito po sa pagre-repaso ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. At siyempre, ito pa rin ang palatuntunang teka-teka, oras natin, alas 4:52 na po ng hapon. Ito rin tayo
Tuloy-tuloy tayo at samantala, kagina pinag-uusapan natin na Mon, yung ano, yun? Diba? Eh, yung presyo. Presyo. Ayan na. Ayan na. Oo. Ayan na yung inihintay ng ating mga senyora. Yung importante, aking mga, importante ito. Yung mga senyora de la Bada ko, senyora de Cusina, senyora de la Babo, senyora de Palengke ko. Makinig kayo, taong bayan, ayan, sapagkat importante ito. Ayan. Dahil magpapasko ngayon. Ayan. At tayo, marami tayong reklamo na kailangan natin i-monitor, makipagtulungan tayo. Mm. Kaya ngayong hapon, minarapat po ng programang Teka Teka. Mm. Dito po sa DWIC, una po nyo, maririnig dito sa atin ngayong hapon. Mm-hmm. Walang iba kundi po si Undersecretary Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry. Ma, magandang magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Senior Ray. Opo. Ma'am, kayo po ay nasa programang Teka Teka. Mon Ilagan po ito at saka si Ray Pacheco. Mm-hmm. Si Senyor. Mm-hmm. Yes, sir. Mayor Opo. Mon. Opo. Ma'am, kamusta ho ang monitor natin mga presyo? Unahin na ho natin ma'am doon sa mga presyo ng pangunahing bilihin kasi yeah. Po meron kaming ano dito ma'am Newsec, meron ho kami ditong segment na nagmo-monitor din ho kami ng mga presyo kaya ngayon ho importante tayo na marinig natin mula si Newsec Ruth Castelo. Ma'am, kamusta po ang presyo ng mga bilihin? Yung presyo po ng manufactured food products na basic necessities and prime commodities ng DTI, naka-enumerate po yun sa Price Act. Ito po yung mga nasa suggested retail price bulletin natin. So, okay. Ito po, bantay ang DTI dito at sigurado tayong at least hanggang sa tier 2 ng mga level ng supermarket at groceries, hindi po siya tumataas above the suggested retail price. Ayun. Yusek, yung bang tinutukoy niyo yung 134 na mga product, yung produktong pang traditional na Noche Buena? Yun po ba yun? Noche Buena, iba pa po yan, sir. Iba po yun, yung 134 na products, ha? Yung 100, din po sa Noche Buena products natin, sir, out of the 200 plus na minomonitor ng DTI, nakasama dun sa SRP bulletin natin for Noche Buena, ang hindi po gumalaw doon sa 134. Mm. Ang gumalaw lang po, 92 products, karamihan po ham. Iba-ibang shelf keeping units, iba-ibang size, iba-ibang variant, iba-ibang brand. Mm-hmm. Opo. Ah, I see. Yes, sir. Opo. Ibig sabihin kung gumalaw po yung ham, ma'am, medyo tumaas po ito ng konti. Dahil meron kakapusan ho sa ikangay, sa baboy, no? Sa pork. Meron pong mga bahagyang paggalaw, sir, na hindi natin maiwasan dahil nga po, kagaya ng sabi nyo, yung supply natin ng pork from the international market, yes, dahil China po ang pinakamalaking supplier natin, mm-hmm, pero sa kanila po ngayon nanggagaling ang ASF. So, mm-hmm, banned po ang importation natin from China. Okay. So, yung mga meat processors naman natin, sir, na bigla po silang kailangan maghanap ng ibang supplier from other countries. Mm-hmm. So, yun po yung naging dahilan bakit naging mas mahal siya. Kumunti po ang supply sa international market, pero ang demand po, mas mataas pa ngayon dahil especially magpapasko. Mm-hmm. Opo. So, yun po ang reason, main reason, sir, kung bakit nagtaas ang mga manufactured pork products natin. Ayun. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Okay, Yusek? Okay. Yes, sir. Meron ho bang ito, tuwing taon-taon ho ba ito, ilulunsad nyo pa rin ba yung tinatawag nating nationwide diskwento caravan? Yan po yung narinig. Opo, sir. Yes, sir. Tuloy-tuloy po tayo dyan, sir. Ito pong week na to na kung mabuti na banggit nyo. Opo, this week opo. Po, hanggang Friday, meron pong diskwento caravan Christmas edition ang DTI sa main office. Mm-hmm. Nasa Fair Trade Enforcement Bureau po siya sa Buendia. Mm-hmm. O pwede po silang dumaan din sa Blue Street sa likod para may parking. Mm-hmm. Lahat po ng manufactured products na binabantayan ng DTI, including, sir, Noche Buena, pati apparel, kasama na rin po yung ginagamit na yung mga suppliers natin pagpasukan, nandyan din po sila. So, ang presyo po, manufacturer's price or distributor's price at least. Ano po to? Mas mababa by at least 10 pesos than the regular stores. Okay. Yan, laki palang pagkamurahan. No? Pwede ho ba samantalain din ng mga magsasaka natin at saka yung mga livestock raiser natin na sumali po dyan para maibenta rin yung produkto nila para din sa mga mamimili natin? Meron po kaming ginagawang proposal to consumer market program, sir. Uh-huh. Lalo uh-huh. na nung nahit ng inflation last year. Kung ang sir po namin yung mga farmers natin at raisers ng livestock and poultry, tapos in-organize po natin sila para makapagbenta sila sa
sa diretso sa consumers. Mm-hmm. Meron pong nagganon, pero sir, kasi po kung agricultural products, it's really under the Department of Agriculture. Aba. Pero kung i-request po kami ng farmers na mag-organize for them, we will do it. Mm-hmm. Anytime. Mm-hmm. Uh-huh. Kasi po yung last year, parang emergency action ng national government yun dahil po sa inflation. Yun. Uh-huh. Opo. Ma'am, isa pang topic na gusto ko ipose rin, ito hong presyo ng bigas, ano ho? Yes, dahil ito sa rice tarification law, bumaha po ito ng mga imported na bigas. And in fact, parang kinlear ng Malacanang, ng Pangulo, na hindi naman ho pinahihinto ito hong pag-import natin ng mga bigas. So magkano yes, talaga ibinaba po talaga ng bigas because of the rice tarification law? Ang projection po natin noong umpisa, 5 to 7 pesos ang ibababa. Okay. Pero ngayon po nakita na natin na at least by 10 pesos bumababa na po kasi marami na tayong nakikitang 32 pesos na bigas, 30 pesos, halos kapresyo na po ng NFA rice. Okay. So mas mabuti po na marami tayong supply whether it's imported or local. Para po mas madaling supply, ang demand pareho pa din, so bababa po talaga ang presyo niya. Mm-hmm. So kailangan ito, lang go ahead, sir. Kailangan lang to sa medyo mabantayan din natin talaga dahil syempre marami po ring negosyante na hindi natin maiwasan na gustong mas malaki ang kita, so kahit mababa po ang cost of importation nila, ganun pa rin, hindi pa rin nila binababa ang presyo. Pero at least po ngayon sa market, makikita na natin yung mababang presyo na bigas. So whether ito po ay imported or local locally produced po ito na bigas, pareho lang, parang equal level playing field lang po ito ang presyo. Opo, yes sir. Mm-hmm. Eh, hindi po sila pareho ng presyo kasi mas mataas ang cost of production natin. Okay. Mm-hmm. Dahil alam niyo po, ang mga farmers natin hindi naman po ganun ka modern ang technology na ginagamit nila, ang farm mm-hmm. implements nila hindi pa po kompleto. So, mas mataas pa po ang cost. But we're expecting that to go lower also mm-hmm. pagka nag-full implementation na po yung Rice Competitiveness Enhancement Fund natin from the Rice Tarification Law. Mm-hmm. So, pag fully implemented na po yan, sir, yung technology, yung farm implements, yung fertilizers, yung mga training seminars na gagawin po, at saka yung mga pagbigay po ng seedling sa kanila, gagawin ng national government, bababa po ang cost. I see. And so, I understand, sir, the Department of Agriculture has started already for this year. Right. Makatulong po sa farmers natin. Uh-huh. Ma'am, nabanggit po ninyo, Yusek, yung cost of production, no? So comparatively, mas mahal po itong locally produced na bigas. By how much compared to imported? Malaki po, sir. More than... more or less, Yusek. Pero nakikita natin sa... At least 10 pesos higher po. Wow. Malaki talaga. Ang cost ng local. Malaki talaga. Local production. Opo. Hindi mo ko masisi. Sinisisi mo ako na, bakit ka bumibili? Tika naman ako, pagalita si Yusek. Bisita natin. Kasi, ma'am, pasensya na ho. Simon po kasi, pinipili, bakit daw binibili ko imported? Mura eh. Yusek, isa pa po. Alam mo naman natin na marami pa ho kayo gagawin. Pero, ngayon ho, ay Pasko, marami hong dekorasyon sa mga iba't ibang mga bahay, tindahan, mga pailaw. So, yun, namomonitor ho ba natin yung dami ho ng mga binibenta ng mga Christmas lights. Ito ho ba yung kuwapasa sa product standards ng DTI? Yan. Opo, naku Mayor. Marami po pa rin na nakikita tayo sa market na kinukonfiscate natin na wala po kahit anong markings man lang na dumaan sila sa testing ng DTI. Okay. Kailangan po kung, especially kung imported ito, may sticker po ng import commodity clearance. Opo. Para masigurado po silang dumaan sa testing ng DTI. Marami po kaming nakikita yung mga packaging niya, ni wala po kahit manufacturing label. Okay. So hindi po natin mahahanap kung sino ang nag-manufacture, kung saan proseso siya dumaan, paano nakapasok dito sa Pilipinas. At ang mm-hmm. accountability po, kung substandard, lalo kung substandard yung Christmas lights na yon, hindi po natin alam kung sinong who we will hold accountable, sir. Okay. So, ang warning po for the consumers, ang piliin sana nila, medyo mas mahal lang po ng konti,
pero sigurado sila sa kalidad at sa safety na nang gagamit, yun pong may stickers na, yung may import commodity clearance or PS mark, so yung product safety mark ng BTI. Yun. Yun, may PS mark na. Pag nakita po nila yung PS mark na parang may approval ng DTI, mas safe po yun comparatively compared dun sa... Sa wala. Mm-hmm. Totoo po, sir. Pero, sir, mag-ingat din po sila dun sa PS kasi yung PS ngayon, sa ngayon po... Napepeke. Kaya nila gawin dyan. Ma'am, napepeke rin pala yung PS. Ano po? Opo. Talaga. Ma'am, sa which area po? Kasi... Ma'am, saan pong area na dapat, ano? Kasi marami yung pwedeng paikutan. Merong Divisoria, meron ho sa Quiapo, meron sa Baclaran. Marami po, sir. Dito po sa Pituazon, sa Cubao, marami dyan. Dako ka po na sa Cubao. Pituazon. Dito, sir, marami dyan. Dito po sa may Raon, marami din po. But ang importante po, sir, ang consumers natin need to be aware na medyo maghanap sila ng sigurado sila na safe sila. Kasi, sir, isa pong importante po, mura nga yung mga nabibiling Christmas lights na hindi dumadaan sa testing. Pero magkano po ang halaga ng damage na ikukos nito pagka nagka-problema? Sunog! Opo. Yes, sir. Ma'am, nako, thank you. Maraming salamat po for your time. Marami po kaming gustong malaman pero may kapusan po kami. Siguro one of these days po siguro baka pwede po namin kayo maimbita rin sa istasyon. Mas mahaba ang talakayan. Anytime po, sir. Anytime po, Mayor Mon. Napakabait naman ninyo. Maraming salamat, Yusek. Maraming salamat po at napakadali po ninyong maimbita ho sa programa. Thank you very much po. Nagpapasalamat po ako sa maganda at mabait na Yusek ng DTI. Salamat po, sir. Anytime po. Good evening. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Undersecretary Ruth Castelo ng Department of Trade and Industry. Uy, babala, isa sana natutunan natin dito. One, ang sinabi niya, mas mataas nang 10 piso kada kilo yung locally produced na bigas natin talaga dito. Kaya dapat talaga ipantay. Kaya naman nagbabaha, yun ang epekto. Yun naman ang dinadaing, iniiyak, sinisigaw ng mga magsasaka. Hindi sila mabibilihan. At hindi nila kayang pantayan eh. Dahil nga sabi nga ni Yusek, malaki ang inputs na ginagamit ng ng magsasaka kaysa sa nabibili natin sa abroad eh. At saka yung Christmas lights, importante ito, siyempre, no? Oo. Sunog yan eh. Kinakailangan yun merong approval, parang may PS mark na ng DTI makikita ninyo. Otherwise, kung wala ho doon at medyo mababa ang presyo, magduda na kayo, baka masunog ang bahay ninyo. Yan ang kapalit. Paalala po yan ni Yusek Ruth Castelo mula po dito galing sa programang Teka, Teka! Babalik po kami. Alas 5:05 na po! Sige, wala ka na dyan. Teka, Teka! Alas 4:30 na! DWIZ! Teka, Teka! Alas 4:30 na! Nagbabalik po ang programang Teka, Teka! Oras po natin. Alas 5:11 na po. Alas 12 na. Alas 5:11. Alas 5:11. Ba't alas 12 na? Alas 12 na. Alas 5:11. Sa Pilipinas. Alas 5:12. Sa Hong Kong nga, pareho tayo ng oras halos. O, pareho ba? Oo, palo. Ah, talaga? Halos pareho. Tanong mo mamaya. Uy, speaking of Hong Kong. Oo, bakit? Abay, pasok na natin ngayon. Andiyan na? Oo, nandito na. Inaabangan ito ng mga kababayan natin, di ba? Andiyan na si Consul Rally? Yes. Oo, kanina, niloloko pa natin pangalan ni Consul General. Kung talagang mainit ang rally dyan. Oo. At baka hindi naman mainit ang magiging usapan natin ni Consul Rally. Pag-uusapan. Mainit ang sitwasyon. Oh, mainit ang sitwasyon dyan. Pero hindi mainit ang pag-uusapan. Okay. Mga kaibigan, narito po ngayon at kanina, yung mga nakikinig po sa atin na may mga kamag-anak sa Hong Kong, yung pong mga papalis bukas, papalis sa isang araw, pakinggan po natin ngayon kung ano po sasabihin ng ating makakasama si Conjen Rally Tejada ng Philippine Consulate General po natin sa Hong Kong. Magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon. Conjen, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Konyen, kayo po ay nasa Teka Teka Magandang program. Magandang hapon po. Okay. Opo, si Mon Ilagan po ito at saka si Senyor Ray Pacheco po. Mm-hmm. Kamusta po kayo dyan, Konyen? Thank you po. Kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Ma-
Maayos naman po kami rito. Ayan. Okay. At safe naman po ang 240,000 na mga Pilipino rito sa Hong Kong. Ayan, oh, maganda. Ama, yun na ho ba talaga exactong bilang niyan na congen? 240,000. Mga documented po ito. Oh, more or less po. Ah, okay. Oh, more or less. No, mga documented po ito. Mga documented Kodian? Po yan. Mga okay, yun. Documented. Okay. Ito wala po ay galing sa Immigration Department po ng Hong Kong mismo. Okay. Ah, yun. Ganun pala talaga. Oh, no? Wala pa rito siguro kasamang Rayo undocumented, no? Congen, ano? Pero anyway, just give us the situation. Congen, marami yung nag-aabang ngayon. Kanina, pinlag po namin, inais po namin. Sabi kong ganun eh, yung mga alis po mga Hong Kong, talaga ho bang nakakatakot na ngayon yung sitwasyon sa Hong Kong? Congen? Congen? Naputala na. Sir? Nako na po ito. Ayun. Well, marami pong demonstrasyon na nangyayari. Sige po, Conjen. Ah, may delay tayo ng konti. Ayan, sige po, nakikinig po kami, Conjen. Opo, opo. Meron po mga demonstrasyon na nangyayari. Kaya ka po ang mga travelers po rito ay namin na kung pwede pong ipagpaliban muna kanilang biyahe. Mm-hmm. Kung maaari. Mm-hmm. So kung non-essential po ang travel, kung pwede po ipagpaliban po muna, kaya ng Hong Kong ay bukas. Medyo napuputol siya, no? Sayang, no? Pero okay, nakakaraan naman. Oh, sorry. Yeah. Sige ba mo? Yes. Opo, bukas naman po ang airport. Kung sa mga tutuloy po ng Hong Kong, bukas naman po ang airport. Mm-hmm. So hindi naman umaabot dyan yung mga nagrarally sa airport, Conjen? Opo, sa airport, sapagkat may na ina-apply ang Hong Kong government. Okay. So it is illegal po to assemble sa airport. Aha. Saan ho ang concentration ng rally or protest this coming weekend, Conjen? Oo, yun na nga po ang sentro ng Hong Kong, yung mga touristic area. Okay. Like Chief Chui, Admiralty Central. Mm-hmm. Kung napuntahan po ng mga turista rito eh. Aba. So yun po ang medyo mahihirapan po yung mga turista mag-ikot-ikot dahil nga po puno ng protesters. Yung mga pupuntahan nila. Opo, Conjen. Opo. Mm-hmm. Pero wala naman pong panganira dito sa Hong Kong. Conjen? Opo. Nandito po ako. Yeah, yun ho mga Pilipino opo. Na gustong pumunta dyan, let's say tomorrow. So ano yung pwede pong ipaalala natin sa kanila ng mga do's and don'ts? Ayan. Dyan po sa Hong Kong, pag nandyan na sila. Opo, number one po. Tumingin po sila sa aming website at Facebook page. Okay. Pagkat na doon po yung latest advisories po namin kung nasaan ginaganap ang mga protesta demonstrasyon. Mm-hmm. Ano po ang website po ninyo, sir? Opo. Ito ay, let's see po, sandali po ah. Mababa. Sa, hongkonghk.com. Naka medyo pakiulit-ulit na Conjen, medyo naputol. Nagbe-break. O ba nag-aano tayo? Okay. Pakiulit lang at po. At saka nasa Facebook din po kami. Ah, okay. Pwede yung pakiulit natin yung inyong website ang address? Okay po. Ang website po ng Philippine Consulate ay philcongen. Okay. -HK. Okay. .com. Okay. .com. Ayun, medyo napuputol lang, hindi lang natin. Na matagal ang dating sa atin. Oo, nagkakaroon lang tayo ng delay. Okay, nadidelay lang. Delay lang pero. Opo, pero naririnig ko po kayo. Naririnig ko rin kayo. Okay. Sir, meron hong mga kaming mga gusto naming i-confirm sa inyo. Number one, writing or forwarding any message on any political and religious debate is an offense now. Arrest without warrant would happen. Ano po ang katotohanan po dito?
hindi po to yan. Mm. Ah, okay. Patuloy po nang dito. Pwede naman po mag-forward ng mga information. Okay. Mm-hmm. O, kanya nga lang po, meron po mga fake news na lumalaganap. Ayan. Mm. Yun lamang po sana ang wag na nating i-forward. Okay, oo, para hindi na matakot din yung mga kababayan natin. Sabi po, all calls are recorded, all phone calls recording, save WhatsApp is monitored, Twitter is monitored. Totoo po yun? Facebook I highly doubt po. Ah, yeah, okay. Facebook is monitored, all social media and forums are monitored. Inform those who do not know. Mm. So, nakuha lang po namin to and we would like to confirm or directly from you kung totoo po ito. May fake news pala lahat. Yan, so peke ho ito. Kaya at least naiano natin ito, no? Siguro naman po ganun ka-extensive ang pagmamanman po ano, sapagkat napaka-free po ng free flow po ng inibaman po at walang sagabal po rito. Walang problema ang libangan at walang sagabal doon. Yan ang pong nilinaw sa atin ni Consul. Ha? Hindi yung totoo yun na maigpit, medyo may problema. Tama po. Yan ang dapat na nilang malaman ngayon. Yes, Consul Jen, tinatanong po ng mga nakikinig sa atin ngayon si Mr. Bon Ramos at saka si Dong Tan. Yun hong sakasakaling nakalimutan ko tuloy yung sinabi sa atin. No? Sige lang. Yung kung sakasakali na mong if worse comes to worse yung situation, meron ho bang inihahanda na parang repatriation plan ng ating pamahalaan just in case? O kailangan ba hunin ka to? Hindi naman po kailangan. O hindi na kailangan. Sa nakikita natin. Sa ngayon po, hindi po kailangan. Hindi po kailangan sapagkat normal po ang sitwasyon. Like ngayon po, green and grown traffic at wala naman pong... Nagkakaroon lang ano eh. Hindi lang. Pero pumapasok siya. Yeah. Go ahead, Gong. Konjen. Mga protest sa dito so central at sa Admiralty mo kung saan nandun ang konsulado. Ayun. Medyo, so wala pa lang problema. Ibig sabihin, pinakikita lang niya na hindi yung problema, everything is under control. Tama po ba ako, Consul? Tama po yan. Okay, so I think meron pa ho ba kayo ibang pwedeng ipaalaala para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon at nagpaplano pa, especially pumunta dyan ngayon? Pagka magpapasko, one of the itineraries ng mga Pinoy natin, punta tayo Hong Kong, punta tayo Singapore, punta tayo ng Macau, no? So meron pa ho ba tayong gustong ipaalaala sa mga kababayan po natin nakikinig ngayon? O kaya naman, yung mga kababayan natin na merong mga kamag-anak na nagtatrabaho dyan sa Hong Kong na maaring hindi nakakabalita na nag-worry sa ngayon. Go ahead, Conjen. Oo nga po. Una-una po, nais ko lang po sa yung mga kamag-anak dyan ng mga Pilipino sa Pilipinas na ang kanilang mahal sa Hong Kong ay safe. Wala po silang dapat ipag-alala. Mm-hmm. Yung mga gustong bumiyahe rito sa Hong Kong, sa ngayon po, maaari po siguro ng pagpaliban po muna nila kung hindi naman po essential ang travel. Mm-hmm. Opo, naintindihan po? Yes. Opo, just, clear na clear po. Opo. Pahabol na lang ito, naisip ko lang, Conje, no? Kasi mahaba na itong nangyayari na unrest sa Hong Kong. Ang rally, may violence, etc. And in the same manner, I think yung ibang mga establishments po dito ay nagsasara na. Gaano po epekto nito sa negosyo at sa economy ng Hong Kong itong nangyayaring kaguluhan po ngayon? Yan. Malaki po, malaki. Una-una, yung binaba po ng turismo, almost 60% na po ang binaba ng turismo rito. Wow. Wow, laki ah. Mm-hmm. Pangalawa po, yung mga businesses po, sapagkat dahil matumal po ang paggastos at pagbili ng mga tao meals. Okay. Mm-hmm. Kaya po, yung kanyang ekonomiya ay nasa recession na nga po eh. Recession. Recession na. Oh my God. Oh, okay. Opo, under recession na po siya. Mm-hmm. So medyo
apektado na po. Go ahead po. Opo, opo. Apektado na po po ang ekonomiya na under recession na po. So if there is recession, apektado yung ekonomiya, then there's a bigger chance na magkaroon ng mga unemployment. Malaki na rin ho siguro rito dahil marami rin mga business establishments ang posible na rin magsara. Ganun po ba yun, Conjen? Opo. We are hoping po na hindi naman maapektuhan yung ating mga kababayan sapagkat sila naman po ay naninil pagtanggap po ng mga ating mga kababayan dito sa household service. Ayun. So how do you think you will end up with this unrest dito sa Hong Kong? Paano ho magtatapos ito and how will it affect the Filipinos? Adagdag lang, Conjen. Pati po yung election natin, di ba, Conjen? Ito po ay parang bolang kristal po, pero ayoko po sana mag-predict, ano? Okay, sige pero po. Ang iniisip na lamang po namin ay matatapos din po ito. Okay. Oh, maganda. Positive, ha? And ito po kasi ay usaping China at Hong Kong, ano po? Sila po ang bayan po nila ito. So, babayan dito, wag po sila makikialam. Sa mga political na sitwasyon sapagkat taya po na ating madaw. Yes. And let us all hope and pray that this situation will not continue and would stop, no? Hello. Abol na, Consul. Narinig pa rin ninyo kami? Consul? Yan, medyo umihelo na siya. Saka tinitignan ko sa picture si Congenerality Hada, no, napakabata pa niya. No? Talagang medyo napasubo talaga rito si Congen. Pero magandang training, parang training ground na rin. At talagang hindi naman napapabayaan ito mga kababayan natin mga Pilipino. But anyway, Congen, maraming salamat po. You're doing a good job. Mag-ingat po kayo dyan. And any moment na kailangan po ninyo ang programa na meron kayong gustong sabihin sa atin pong programang Teka Teka, welcome po kayo dito sa DWIC. Conjen, maraming salamat. Maraming po. Salamat, Conjen. Si Conjen Rally Tejada, ating pong Philippine Consulate General dyan po sa Hong Kong. So, nakakalungkot na balita. Gusto ko lang balikan yun. Pero imagine 60% na laki ang halos ibinaba nitong parang sa economy nila. Recession na. Ano epekto nito? Na. So recession na ito, recession. No? Parang talagang kung ikaw siguro yung Hong Kong National, so mag-iisip ka na kaya migrate ka na. Lilipat ka na ng ibang bansa. Sa ibang bansa. Pero meron na raw. Meron na raw ng mga ibang kumpanya na umalis na. Umalis na. Kaya nakakalungkot kasi hindi ba? Tayo mga Pilipino, bukang bibig din natin doon. Ay, mag-abroad ka Hong Kong ka pa lang noon, parang masayang-masaya ka na di ba? Tapos ngayon, biglang ganito ang mangyayari. Kaya nakakalungkot po naman ito, no? Okay. Magbabalik po ang Teka Teka, alas 5:26 na. Teka Teka, alas 4:30 na. Teka Teka, alas 4:30 na. Teka Teka, tignan natin ang trending. Okay. Balitang social media. Trending sa social media. Surin, fake news makamot. Ayan. Ano ba yung nagtitrending na yan? Ano ba yan? Si Kawa. Caldero ba yan? Caldero daw, sabi sa Senado. Yan ang Kawa. Yan yung si Cauldron, kung tawagin. Nasa itaas. Nasa ituktok. Nilalagay ng apoy yan. Para dun sa mga nakikinig sa atin, so malaking structure po ito, parang ito ho yung sinisindihan, no? Sisindihan mo siya kapag kaumpisa ng SEA Games. SEA Games, sa Olympic. Torch lighting na tinatawag nila. Ang laki nga naman, no? Gano'n kaya kataas yan, no? Hindi ko lang alam kung gano'n. Pero ang taas ng presyo. So yan yung 55 million, 50 million. Yung taas na tinatanong mo sa akin, hindi ko alam. Pero yung taas ng presyo, mataas eh. Oo, yan yung malaking kaldero, malaking kawa. Para sa torch lighting sa SEA Games. Ayun. Unang nag-question dito si Senate President, dating Senate President Franklin Drilon. Napakamahal daw nito. Ayan. Pero ang development dyan, mukhang pinatawag yata rito si, no, si Speaker Alan Cayetano na siyang hindi, kung saan siya nagpunta para magpaliwanag lahat ng grupo satisfied naman Satisfied man siguro na siya sa paliwanag at mukhang tuloy ang tuloy na yan Well, ilalas na mga comments dito sabi ni Amado J.R. Borja
Abitria. That caldero or kawa will showcase Philippines to the world. Such opportunity is priceless, I think. Ayun, naba. Diba? Tama naman din yun. Meron. Ikaw. Okay, ito, sabi ni Alvin Bautista, kung panahon daw ni Pinoy, walang kaw-kaw. Walang kaw-kaw. Pero dahil kay Digong, ganoon. The country deserves to showcase its capacity to build world-class facilities to give importance to the long-neglected athletes. To the dismal your favorite adjective, frank state of support due to corruption and power plays. Tama ka na. Walang corruption dito. Money will spend. Well spent. Sabi naman ni Antonio J.R. De Pano, eto yung mga proyekting di nyo pinapahalagahan. Mm-hmm. Yung mga atletang pinapabayaan ninyo tapos kayong may nagmamalasakit ngayon kayong ngaw. Ayan. Si Presi Capullo, hirap kasi. Puro kurakot lahat. Gusto tumaba ang bulsa. Kanya-kanyang silip. Wala nang mga ginawa sa pwesto kundi magpintasan ng puna, magmunahan, magkwentahan ng hatian sa nakurakot. Swerte na ng malaki ang parte. Tataba lalo. Ha, ha, ha. Ito naman, sabi ni Santiago Villanueva, 50 million na kaldero? Pwede bang ipalo ko na lang sa kanya yan at gawin ko na lang ng piyansa at pambayad ng abogado ko yung 50 million? Sobra-sobra ng pagkakaayan. Okay. Si Emon Mon, Guinness record na naman ng Pinas. World most expensive caldero, courtesy of corrupt politician. Ayan. Pero I think with that development this afternoon, it was well explained by no other than Speaker, no, when he went to the Senate. At doon, nakumbinsi ang mga senador na kailangan nito at ganito ang halaga nito. What is more important dyan, matuloy, maayos ang ating SEA Games. Tsaka na siguro yung investigation. Managot yung dapat na managot. Ayan. Tinatawag natin na responsibility, command responsibility, and accountability sa bawat ginagawa at desisyon ng isang opisyal. Ayan. Okay? With that, ladies and gentlemen, marami po salamat. Nagpapasalamat po kami sa lahat na hindi natin mabasa ito. Iba-ibang bansa na naman. Marami po salamat sa walang sawang tumututok rito sa aming palatuntunan mula po dyan sa Amerika, Europa, Asia. Buong Asia, at buong Europa, buong Amerika. At dito po sa buong Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat din sa mga fans club natin sa Teka Teka. Sa araw-araw ng mga nanonood at nakikinig sa atin, sumusubaybay at tumutugay-gay sa programang Teka Teka. Sa ngayong hapon, ito po ang inyong lingkod, Moni Lagan. At sa inyo, Ray Pacheco. Hanggang bukas po. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Babush! Teka Teka! Alas 4:30 na!